Hello guys, so welcome back to my channel. And today, sasamahan niyo akong mag-harvest ng gulay sa aking mga tanim. Alright, so tara. Ayan, so makakarami tayo ngayon ng bunga ng ampalaya. Ayan. So ito, ano na ito eh. Pwede na to guys. Lakas ng hangin. So ito, masarap na to, ano, ipak bet. So, hindi kasi ganun kalaki ang bunga ng ano, mampalayang to guys. So ganyan lang. Alright, so yan. Ito, malaki na nga ito. Mga nakatago minsan. So yun. Yan. Ay ko. Alright. Yan. Ayun, may nakita pa. Ayun, nagtatago. Silip pa ulit. Baka meron pa nakatago. Pwede siguro to. Ayan, pwede na to. Tapos may nakita pa akong isa doon. Ayan o. Puti. Ah, baka meron pa dyan. Hirap kasi maghanap guys. Minsan nakatago lang dyan sa kilid-kilid. Ito, meron kang bunga dyan. Wala. Medyo unhealthy ka na kasi magkahapon kang hindi na ano. So, sa susunod meron na namang mga ano, maliliit na bunga. Wala kasing mga ano to guys, fertilizers. So ma'am, ang gamit ko lang is yung pinagbalatan ng mga prutas, gulay, saka yung tae ng aso ko. Yun lang ang pampataba ko sa kanila. Kaya ganito, hindi siya ganun ka. Pero okay naman. Nakaka-raos naman siya. Pwede na to, pakpakbet. Wala naman ako kasama, ako lang mag-isa, so kasya to sa akin. Ang gagawin natin dito is pakbet na solo. Ito po ay Ilocano dish na very common sa amin, sa Cagayan. Lalo na po yung wild na palaya, yung maliliit lang, yun yung masarap na solo pakbet. So ito rin naman, pure organic po yung tanim ko sa taas, walang halong chemical. So, ayan. Lilinisin din natin niya, then sa ulubutuin ng pinak. Hindi na po
namin tinatanggal yung buto kasi yun yung nandun daw yung tawag dito, nutrients ng ampalaya. So yung mga mura-mura pang bunga na ganyan, hindi pa matigas yung buto, sabihin kahit hindi mo tanggalin po yung ano, pero pagka yung medyo matigas na yung buto, pwede mo rin naman na hindi tanggalin. Depende sa iyo. Gaya nito. Ayan. Sa akin kasi, kahit medyo matigas na, hindi ko na tinatanggal. Kinakain ko lang. Ayan, kailangan natin ng pansahog na maawang, tapos sibuyas, at lagyan natin ng konting karne para medyo masarap, yung medyo maitaba-taba. So, ayan. Remember guys, pag mas mabawang, mas masarap. Right, ang pinakbetis. Alright guys, so ilagay na natin yung bawang dito sa ilalim, pinaka-ilalim. Alright. Yan, alright guys. Para mas mabango siya, mas masarap, mas mabango pag maraming bawang.
Lagyan natin ng konting mantika. Ayan. At ito guys, usually talaga lalagyan natin ng kamatis, kaso ayoko kasi ng kamatis kaya hindi ako naglalagay ng kamatis sa aking pinakbit. Alright, pag ako lang kumakain. Alright. Para may pampalasa siya. Mas masarap kung may magic sa. So, lagyan muna natin ng konti. Ayan, tama na. Siche! Love, fresh is the morning, love. So guys, pagka medyo kumukulo na siya ng medyo malakas, low fire lang natin. Alright, so tama lang yung timpla niya guys. Then, ayan. A few moments later. Ayan, tignan natin guys kung okay na siya. Wow. Okay na siguro to. Alright guys, so naluto na natin yung pinakbet ng palaya. So eto na po siya. Ayan. Oh, so titikman naman natin ngayon kung tama na yung rasa ng palaya natin at kung tama ba yung pagkaluto. Medyo overcooked na siya guys, pero para sa akin kasi mas masarap yung medyo ganun, medyo overcooked siya para medyo malambot na lang yung mga buto na siyempre sinama ko dun sa pagluluto. Alright. So, the best ang timpla talaga ng ano, pakbet na ampalaya. So, ano pang hinihintay nyo guys? Kain na tayo? So, ayun guys. Natapos na yung routine natin na pag-harvest, tapos pag-prepare sa pagluluto. Hanggang sa susunod na video po natin, I hope you like it. Please like and subscribe to my channel. Alright, bye!